people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo ngayong araw ng Wednesday. Yes! Happy Wednesday po sa inyo lahat. Ang bilis ng araw, no? So, ayun. So, ilang araw na lang. Dalawang araw na lang, weekend na naman tayo. Sabi ko nga kanina, ay nako, okay lang talaga magtrabaho na magtrabaho ngayon. At least, pagdating ng dalawang araw, finish naman na to, di ba? At saka, ang exciting dito, sa Monday, wala kaming pasok kasi, ano tawag dito, meron na namang okasyon dito about sa temple nila, di ba? Lagi namang ganun, kaya okay na yon. Tapos, pagdating naman sa Thursday, scout day namin. So, pagdating ng Friday, wala na naman akong pasok. So, yun. Kaya masaya lang. Tapos, dalawang linggo na lang, malapit na ang bakasyon. No? Diba? Ang bongga talaga. Kaya naman, excited din ako sa mga chika natin ngayong araw na to. Dahil ang chika natin ngayon ay talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga hinanda kong pasabog na chika para sa inyo. Mainit-init at talaga namang masasabi ko, oh my God, mapapasok kayo sa ating kwentuhan ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating unang chika. So para sa una natin chika, Mama Sab, anong masasabi mo kay Miss France World na si Clemente Butino na lumaban na ng Miss Universe noong 2021 na nakalaban niya ay si Beatrice Luigi Gomez. Ngayon nandito siya ngayon, Mama Sab, sa Miss World. Tingin mo, siya kaya ang manalo dito? France, di ba? So yon. So ako para sa akin, maganda na naka-join uli siya dito sa Miss World. Kasi di ba dati sa Miss Universe, medyo hindi siya sinuwerte. Nakapasok siya sa semifinals, pero hindi siya sinuwerte na makaabot hanggang sa dulo ng competition. Kasi di ba nagka-COVID siya. So pagdating niya dun sa competition niya sa Miss Universe, nagkaroon siya ng COVID. Pagkatapos yon, after nun, hindi na siya nakalaban talaga ng todo-todo. E paano naman kasi na-quarantine? Ang hirap kaya magka-COVID noon, di ba? So yon, so naiintindihan ko yung naging sitwasyon niya. And then ayun, ang bongga naman kasi at least, di ba, ngayon nabigyan siya ng pagkakataon na makapag-compete uli sa isang international ng talagang masasabi natin na malaki din. 117 candidates na sila naglalaban-laban dito. And then malay mo, maipakita niya talaga yung kung ano yung gusto niya ipakita sa Miss World and then manalo siya. Pero syempre, ang tingin ko naman doon, 50-50. Pwedeng yes, pwedeng no. Pero kasi minsan sinuswerte din kasi yung mga nanggaling sa Miss Universe tapos lumaban ng Miss World, nananalo sila. Pero tulad nga na sinabi ko, kailangan talaga ng matinding trabaho to. Kung nagtrabaho siya at nag-prepared siya at meron talaga siya ilalatag na bonggang-bongga dito sa Miss World, pwedeng siya makasungkit ng corona. So, ngayon pa lang, good luck na lang kay Clemente. And then, tignan natin kung hanggang sa siya abot sa competition na Miss World 2024. Diba? So, nakaka-excite yan. Natutuwa ako kasi hindi kasi siya nabigyan ng maayos na laban noon sa Miss Universe. Gawa nga, syempre, recovery siya ng COVID. Medyo mahirap para sa side niya. But ngayon, at least, kumbaga, buo yung puso niya na talagang lumalaban. And then, tingnan natin kung ano yung magiging destiny niya dito. Di ba? So, yun. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Nikki DeMora. Tingin mo, Mama Sam, dapat pa ba siya lumaban ng isa pang pageant katulad ng Miss Universe? Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Si Nikki DeMora, isa to sa mga maituturing ko na magandang mukha na talaga namang masasabi naman natin. Oh my God, maganda naman talaga yung mukha ni Nikki DeMora at beauty queen yung dating. Pero syempre,
regarding doon sa experience niya sa Miss Grand, dapat, ayun, may natutunan siya doon. Dapat alam niya kung paano siya magkukumpit, alam niya kung paano niya ipiprepare yung sarili niya, at higit sa lahat, dapat nasa puso niya yung ginagawa niya. Kasi ito yung lagi ko sinasabi, maraming kandidata na maganda, maraming kandidata na alam mo yon na talagang pag tinignan mo sila, ito, pwede itong manalo. Pero kasi depende pa rin yan kung gaano sila ka-sincere, yung authenticity, and then of course yung pagiging unique nila. At sa kahigit sa lahat, syempre yung passion dapat nandoon. Yung nandoon dapat yung buo yung loob nila na gusto nilang gawin yon, buo yung loob nila na talagang inilalaban nila ang bansang Pilipinas, at higit sa lahat yung alam mo yung may determinasyon sa ginagawa. Napaka-importante sa isang kandidata na may determinasyon talaga, kasi yung iba kasi talaga inaasa na lang nila sa maganda naman ako, so go na tayo dito. Diyosa naman ako, so go na tayo dito. Pero kumbaga sa halo-halo kulang sa tamis, 'di ba? Kaya ayun, naliligwak din sila. Pero kung ang magiging peg niya sa susunod na laban niya ay talagang ando doon yung determination niya, pwede naman siyang manalo sa international pageant at pwede naman siya sumali sa Miss Universe Philippines. Bakit naman hindi? Eh maganda naman siya. Pero tulad na sinabi ko, marami siyang kailangang baguhin para marating niya talaga yung tawag dito, yung magandang journey, yung tagumpay, di ba? So, tignan natin in the future. So, good luck, di ba? So, yan. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo kay Gwendolyn Forjol sa kanyang national costume? To be honest, maganda. So, yun. Nagandahan ako sa national costume ni Gwen. And then, nakita ko ang fire ni Gwen. Ando doon na, nakita ko sa mukha niya na nag-i-enjoy siya. Ini-enjoy niya yung Miss World and then lumalabas yung aura niya. And then, punta tayo doon sa styling niya. Actually, nakikita ko yung styling niya araw-araw. So, natutuwa ako sa nakikita ko sa kanya. Kasi, after 2 years, di ba, na hinintay niya ng sobrang tagal, eto, binibigay niya yung best niya. Ang akin, maganda yung ipinapakita niya. Gusto ko yung styling kasi simple lang pero lumalabas yung aura niya. Siguro dahil happy siya. Dahil finally, eto na, nakakumpit na siya. At dream come true. Kasi para kanina, yung tinitignan ko siya, yung pinapanood ko yung, nire-review ko yung kanilang, ano, ang nakita ko kay Gwen. Sobrang asaya ng mukha niya. Yung parang kalmado lang siya. Tapos nandito, ini-enjoy niya yung momento. So, gusto ko yung national costume niya dahil talaga naman, alam mo yun, ginagawa niya yung best niya at ang sexy niyang tingnan doon. Bagay na bagay sa kanya yung national costume niya. Wala akong nakitang mali doon sa ginagawa niya, kundi talaga makikita mo sa kanya masaya siya. At sana magtagumpay siya dito. And then, yun doon naman sa mga outfit niya araw-araw, to be honest, nasayahan din ako sa mga ipinapakita niya dahil lumalabas yung aura, lumalabas yung ganda. And then, bagay sa kanya yung styling. Hindi yung masasabi mo na pilit, hindi rin naman kulang. Kumbaga, parang ang makikita mo sa kanya ay sapat para sa kanyang ganda. And then, napakasimple pero lumutang yung ganda. Diba? So, good luck kay Gwendolyn Forjol. And then, I wish all the best talaga na maging maganda ang journey niya dito sa Miss World 2024. At nakita naman natin na talaga naman lumalaban si ate. At ginagawa niya yung best niya. So, gusto ko siyang palakpakan kasi sobrang parang kalmado lang ang lola mo sa kanyang kumpit. Di ba, Christine? Ah, napansin mo ba yon? Gumaganda ang lola mo. And then, tatlong Asia na malakas dito sa Miss World. Ito nga ay si Miss Thailand, India, at Philippines. Tingin mo, Mama Sam, sino ang aariba sa kanila hanggang sa dulo ng competition? Siyempre, magiging bias naman ako kung sasabihin ko Philippines. Nakikita ko naman si Philippines na kaya naman niya kasi sa ipinapakita niya ng galawan ngayon, talagang nandoon na kalmado ang kanyang laban at the same time, masaya siyang tignan. Nakikita ko na happy siya. Pero aminin din natin, matinik din na kalaban talaga niya dito ay si India. Lalo na sa India ginagawa ang Miss World. Alam naman natin na favorite yon ni Madam Julia. Diba? Sa kanyang speech nga, ang sabi niya, second home niya. At malapit sa puso niya ang India. So, ang masasabi ko,
Well, the next Miss World is India. Charot, so yun. Anyway, so malay mo naman, magtagumpay tayo dito. Malay mo makita ni Madam Julia yung katangian ng ganda and then yung determination na ginagawa ngayon dito ni Gwendolyn Forlorel. And then, of course, syempre, si India pa rin ang nakikita ko na isa sa mga tinik sa kanila ni Thailand. Diba? Do you agree? So ako kasi parang yun. Aminin naman na natin to. Pagdating sa Miss World, ang favorite dyan ay India. So yun. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa pambato ng Zambales? Tingin mo, Mama Sam, aari ba ba ito ng bongga-bongga sa competition ng Miss Universe? Oh, syempre, isa to sa mga tinitignan nating kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Ito nga ay si Anita Rose Gomez. So, di ba? Ang 19 ang waistline niya. Sobrang liit. Sana mapansin din ng Miss Universe organization yon. To be honest ako, kung titignan mo siya, very true Filipina beauty. And then, nandoon din yung nakikita ko kay Zambales talaga yung determination niya. Handa naman yung team niya makipagbardagulan. Doon pa lang sa presentation nila talagang isa na siya sa mga nag-shine. At masasabi ko maganda yung styling niya ha, in fairness sa kanya. Lumabas siya dito na parang, alam mo yung very powerful din. At saka parang ang napansin ko dito kay Zambales ay para siyang si ano, Samantha Bernardo, yung mga pinipeg niyang ganun, di ba? So alam niya kasi kung paano siya i-exena, paano siya aariba. Maganda ang naging posisyon ng Zambales noong nakaraang taon. At then ngayon ay nag-expect tayo ng more dito kay Zambales, di ba? Kasi syempre, nag-first runner-up sila noong nakaraang taon. So, tignan natin kung kaya niyang ma-hit yung first runner-up uli or malagpasan pa niya yon. But, tulad nga ng sinabi ko, sana meron siyang magandang diskarte dito sa competition at sana maiangat niya yung sarili niya hanggang sa dulo ng laban. So, yun yung abangan natin kay Zambales. For now, nakikita ko si Zambales na isa to sa mga makikipaglaro talaga dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Lalo na ang bewang lang niya ay 19. So, talagang aariba to, diba? Saka maganda yung kwento niya eh. Pag nagkwentuhan na ng kanilang mga backstory, talaga masasabi ko naman, may backstory talaga ang lola mo. And then, Mama Sam, tingin mo, top 5 ng M pageantry, kabugba. Ito ay wala nang iba kundi si Bacoor, Northern California, Baguio, Taguig, and then of course, Quezon Province. So tingin mo Mama Sam, bakit wala sa kanila si Iloilo? Nako, nakakaloka naman yan. Ako para sa akin, syempre, yung napili nila, eh dapat natin respetohin at dapat natin ano, kumbaga, ayun kasi yung choices nila eh. So ako para sa akin, kung ano yung napili nila yon, ayun yung mata nila, ayun yung tingin nila. At ayun yung tinitignan nila talaga. So ako, yung napili naman nila, ay masasabi ko naman, maganda palaban. Pero syempre, gusto ko rin si Iloilo na nandito kasi nakikita din naman natin talaga yung lakas ni Iloilo. Yung iba sinasabi nila, overhype lang naman niya si Iloilo kaya napag-uusapan ng todo-todo kasi daw sa fan page. To be honest ako, hindi ko naman nakikitang ganon. Nakita ko yung communication skills ni Iloilo na talagang malakas. And then, ayun yung nakakatakot. Yes, doon sa styling, medyo parang mahihirapan sila kasi syempre mahirap nga namang gawa ng styling to. But, ang isang kandidata ng Iloilo ngayon ay very powerful kasi yung dating niya. Yung kanyang personality talagang ando doon yung presensya ay malakas. Kaya, ang masasabi ko, hindi mo pwedeng isang tabi, lalo na kapag kumuda. Kaya lang kasi, marami siyang babanggain talaga. Katulad nung napili nilang top 5 ng M pageantry, malalakas yung napili nila at talagang nandoon yung beauty, nandoon talaga yung performance, and then nakikita ko na talagang kakabog. Pero, sabi ko nga, merong bala din naman si Iloilo para matalo din niya to. But tignan natin, syempre, kung papalusutin ba ng top 5 nila etong si Iloilo or
isa sa kanila ang mawawala para makapasok si Iloilo. O, diba? So, yun. Ang akin, respeto. And then, nandoon na yung paniniwala din natin na kasi parang feeling ko naman si Iloilo naman ay kakabugdaman talaga sa competition. Tulad nga na sinabi ko, mag-focus lang sila. Siguro doon sa mga kailangan nilang gawin. Lalo na yung performance kasi doon talaga magkakatalo to. Pag nag-performance, nag-perform na yung mga girls sa entablado, doon syempre magkakaalaman kung sino nga ba yung dapat. But for now, medyo gitgitan kasi yung labanan eh. Yung talagang masasabi mo, ang laban ng bawat isa talaga ay very strong eh. Andiyan syempre si Bacaor na mataas din yung kanyang capacity level na pwede talagang pumasok siya sa top 5 kasi nagawa niya na yun noong nakaraan. Andiyan din si Northern California na medyo hindi mo rin pwede itabi kasi parang feeling mo talaga kakabog din to. Andiyan din syempre si Baguio na alam mo na talagang wala eh. Ganun talaga kalakas din si Baguio eh. Andiyan din syempre si Taguig na hindi rin naman magpapatalo ng ganun-ganun lang. Dagdag pa natin si Cebu, di ba? So, dagdag pa natin syempre si Atisa Manalo na talagang alam din natin na nagtatrabaho talaga para sa journey niya. So, yun. So, wish all the best. Wish all the best sa top 5 na napili nila. And then, wish all the best din syempre kay Iloilo. So, nakikita ko naman na sasabay naman din talaga. So, yun. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, si Michelle D na kaya ang... Para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tingin mo si Atisa na kaya ang susunod ng reyna ng Miss Universe Philippines after Michelle D? To be honest, nadudoon yung malaki yung possibility. Sa ngayon ha, after ng press con, talagang masasabi naman natin na nagtrabaho naman ang Atisa Manalo at nakita natin yung performance niya. Winner naman talaga. But hindi pa dito natatapos ang competition. Marami pa silang hahatakin na pagsubok. Kumbaga, marami pa silang pagdadaanan, may mga challenge pa sila, at doon magkakaalaman talaga yung lakas, yung galing, yung tapang, at doon natin makikita kung sino nga ba ang dapat, di ba? For now, syempre, nandoon tayo na gusto natin, as long as possible talaga, bakit hindi? Kasi may napatunayan naman na ang isang Atisa Manalo. But for now, talagang masasabi ko, for now ha, so masasabi ko na si Atisa Manalo talaga yung nakikita ko din na talagang pwedeng kumuha ng corona ng Miss Universe Philippines. Nothing impossible talaga. But depende pa rin yun kung paano niya talaga i-maintain yung lakas niyang yan. Kasi once na magkamali siya, pwede siyang malusutan ng ibang kandidata. And possible din ang ibang kandidata ay manalo dito. So, yon. Ayun yung nakikita ko na hindi natin talaga masiguro pa for now. Pero nandoon yung malaki yung possibility kay Atisa Manalo. At doon natin tignan, abangan kung hanggang saan ba talaga makakarating ang laban niya dito sa Miss Universe Philippines. At tingnan din natin syempre yung ibang kandidata kasi yung ibang kandidata talagang possible din na pwede din sa kanila mapunta yung corona, di ba? So yun, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat po syempre sa inyo lahat. So walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.